Welcome to Inhinyerong Civil YouTube page. Ang content natin ngayon ay tungkol sa concreting ng slab. Aking papakita ang typical na paraan namin kung paano buhusan yung slab dito sa site. Ang unang step ay ino-compute namin yung volume ng slab. Siyempre, kailangan na din natin isama yung volume ng beams, girders, pedestal, kung meron mang pedestal, and the final lip of the verticals, just like columns and shear walls. Be mindful guys na kadalasan magkaiba yung strength ng verticals dun sa slab. So, kailangan natin ma-separate at mabantayan kung ito na ay binubuhusan. Next guys, kailangan natin i-set up yung line pump at dapat natin malaman kung saan area ang dapat unahin para mailagay natin sa tamang position yung line pump. Normally, ang aming ginagawa ay segmental. Paatras yung pagbuhos namin, parang tama-tama din yung pagbawas ng mga concrete pipe natin. Ito rin ay pinagplaplanuhan ng concreting team at sinasamahan ito ng diskarte para hindi sila mahirapan sa pagbuhos. Dapat swabe yung sequence of work para tuloy-tuloy yung trabaho at maiwasan yung pagkakaroon ng cold joint. Sa bandang dulo ng line pump, ito ay ginagamitan ng flexible hose upang mapadali ang paglipat nito ng direksyon ng binubuhusan. Sa pagdugtong-dugtong ng mga steel pipe at flexible hose, ito ay ginagamitan ng clamp. Kaya madali lang baklasin at ikabit itong mga concrete pipe. Kung may budget naman ang ating project, pwede natin lagyan ng concrete placing boom sa bandang dulo ng steel pipe. Napaka-effective nito at malaking tulong ito para mapadali ang pagbuhos dahil madali lang ang paglipat ng area na bubuhusan. Basta sakop nito ang kanyang radius arm yung ating bubuhusan. Next, order na tayo sa batching plant ng ready mix concrete based sa required volume at strength nito. Bago pala buhusan yung area guys, be mindful na na-inspect na natin yung area na bubuhusan kung kompleto na yung mga naikasang bakal at okay na rin yung formwork. At kung meron man tayong third party inspector, kailangan natin mapa-inspect at mapa-approve sa kanila bago buhusan. Concrete pump pala ang gamit natin para mailipat o kaya maibuga yung concrete mula sa mixer truck papunta dun sa area na bubuhusan. Pumpcrete ang kadalasan tawag namin dito, o di kaya stationary pump. Meron din tayong tinatawag na concrete boom truck na kung saan nakakabit mismo dun sa truck yung boom tsaka yung pump. Ito sana ang aming gagamitin sapagkat limitado lang ang space dito sa aming job site. Habang binubuhusan yung slab, ginagamitan namin ng concrete mechanical vibrator habang yung kongkreto ay pasapa. Upang maging siksik ang pagkalagay ng kongkreto at maiwasan natin ang pagkakaroon ng tinatawag na honeycomb o di kaya ampaw. Guys, huwag pala natin kalimutan, kailangan din natin mag-conduct ng slump test. Anyway guys, ano pala ginagawa natin kung sakaling nag-fail yung slump test mismo dito sa job site? Ire-reject ba natin at papauwiin yung concrete mixer truck? O kaya gagawa natin ito ng paraan? Paki-comment down below naman guys kung ano dapat gawin kung sakali nag-fail yung slump test natin. So guys, tignan natin yung typical na paraan kung paano buhusan yung slab gamit ang line pump. Gagawa din ako ng separate video gamit yung placing boom.
Kapag ang semento ay malapit ng tumigas, ginagamitan namin ito ng power trowel para ma-meet yung required floor finish na smooth finish o kadalasan tawag ay straight to finish. Ginagamitan naman ito ng walis kung rough finish ang requirement. Structural finish naman ang tawag namin yung pinakaibabaw nitong nabuhusan na slab na hindi ito ginagamitan ng power trowel. Na kung minsan, kinakailangan pa itong dagdagan ng concrete topping o di kaya ibang finish katulad ng tiles, granite, marble at iba pa. Para makuha yung tamang elevation ng slab, ginagamitan namin ito ng leveling instrument. Dito, sinesenyas nung surveyor dun sa humawak ng leveling rod na masyadong mataas yung elevation na kailangan pang bawasan. Sa video ito, pinapakita na masyado pang mababa yung buhos natin na kinakailangan pang dagdagan ng konkreto sa area na yan. Inuulit lamang ito sa lahat ng portion ng area ng bubuhusan para ma-attain yung perfect elevation ng slab. Gumagawa ang mga surveyor ng reference dun mismo sa buhos o di kaya puntos o pitik sa mga bakal at minsan ginagamitan ito ng tanse para makuha yung final elevation. Sa pagkakataong ito, dapat full time ang mga surveyor para ma-assist ng mga mason at ma-recheck ang tamang elevation. Sa video ito, DIY lang yung aming leveling rod na nilagyan ng marking gamit ang tape na may 1 meter reference mula dun sa floor finish. Meron na tayong reference mula dun sa column kung saan matagal nang na-establish ng surveyor. At guys, huwag nating kalimutan magtabi ng sample para sa concrete testing. Ito'y tinetest natin during 7 days, 14 days, and 28 days of curing. Gagawa din ako ng separate video nito para ma-discuss natin mabuti. Next, kailangan natin ma-maintain yung tamang lamig o temperatura ng semento kapag ito ay nasa proseso ng pagtigas. Kung abrupt o mabilisan ang pagtigas ng konkreto, maaring hindi niya ito ma-achieve yung desired strength nito. Kaya mahalagang ma-establish ng maayos itong tinatawag na curing. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng sapat na tubig sa ibabaw ng slab at tamang schedule ng paglalagay ng tubig, ito na ay mabisang paraan para ma-cure natin ang slab. Ginagamitan din natin ng burlap sack kung saan binabasa din natin ito ng tubig at pinapatong natin ito sa ibabaw ng slab. So bagong buhos ng slab natin. So pag nabuhusan na to, kailangan natin i-check yung mga layouts. Ito, pinupuntusan natin para ma-check yung mga layout. Ganito na ang itsura ng slab soffit o di kaya ilalim ng slab kapag tinanggal na natin ang forma o di kaya formwork. At lastly, safety first. Maging maingat tayo lagi sa ating mga trabaho. Kung nagustuhan ng video ito, huwag kalimutang pindutin ang like at pakiclick na rin ang subscribe button kasama na ang notification bell. Maraming salamat!